for their power is in their mouth, and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. The rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Yung mga salita, Panginoon, papatuloy namin ng revelation. We pray na pagpalain niyo po ito, Lord, kahit medyo mahirap intindihin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Paliwanag ito ng maayos, Panginoon. Matanggap ito, Lord, ng aral niyo ngayong hapon, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapun na po. Ako, matapos natin to, pero feeling ko hindi. Kanina pa sumisigaw si Maymay. Ha? Hindi na kayo sanay sa church? Wala silang katabing malaki. Ate Jamie. So, walang malikot. Okay, wala tayong matatapos pag malikot. Ulit, maingay. Ha? So, kaso, medyo malalim ito ngayon. Pero, i-apply natin sa inyo. So, ano yung Revelation? Book of Revelation. Ito yung huling Bible. Huling book sa Bible. Ito yung nagsasabi ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Okay? So, bakit natin pinag-aaralan? Sinong gusto nyo malaman yung hindi pa nangyayari? Gusto nyo malaman sa ngayon na? Sino dito? Ano yun? Anong gusto nyo malaman na hindi pa nangyayari? Kung pwede lang tumaya sa loto, di ba? Pero mali din yun sa mga Kristiyano. Hindi naman papabatid sa atin yun. Pero, marami sa Bible yung detalye hindi sinasabi. Pero yung bagay dito sa Revelation, yung iba dito talagang detalyado na. At sinasabi sa atin, may dahilan yun. I believe, para magsipag tayo sa mga Kristiyano, magsipag tayo kasi mangyayari sa mga taong hindi maliligtas. Ganun na lang. Patindi. Amen? Sino naghihirap dito ngayon? Nagreklamo sa buhay. yan. At least honest yan. Saan ka nahihirapan? Okay, mamaya, may spaghetti ka. Hindi ka mahihirapan. Pero yan, nagkakwento kanina si Ate Ning eh. So mahirap ang buhay minsan, di ba? Lalo ngayon, nagka-COVID daw. Okay? As daw, hindi nagkaroon ng nawala ng trabaho. Nawala ng trabaho, galit na galit. Tapos, asan may vials na yun? Parang wala naman eh. Diba, yung early days yan, pambira, yung mga official pa, sila pa yung nag-party-party. Amen? Tapos yung mga church, pinapahinto. Imagine nyo yan. So, iba ngayon, hirap na, pero pag dumating to, pag hindi ka naligtas, hindi ka kasama sa rapture, ano mangyayari sa'yo? Kasi yung mga maiiwang kasama mo dito, mga loko-loko rin yun. Sumasamba sa demonyo, nabasa natin kanina. Gano'ng kasaya yun pag naiwan ka dito? Masaya ba yun? Basta, tinatakot mo naman kami. Dapat ka matakot. Yung impyerno lang, eh, dapat matakot ka. Sinong hindi takot dito sa impyerno? Ako takot sa'yo pag di ka takot sa impyerno. Minsan, nakaka-meet kami ng ganyan eh. Seryoso ka, nag-preach ka. Minsan, kahit dito. Hindi mo alam gagawin mo minsan eh. Nagtatalo, gulo. Tapos, pinipreach mo dito yung judgment ng Diyos sa mundo. Tapos dito, may nagkukulit. Buti yung mga bata, ano ko yan, tanggap natin yan. Minsan, mga ano, patawa-tawa lang. Ang hirap na, walang takot sa Diyos. So, kaya natin pinag-aaralan to para sa mga hindi paligtas. Sino pang hindi ligtas dito? Sa Mira, parang hindi pa sigurado. Si Racel, ako nag-share kay sa Racel eh. Sino nag-share kay sa Mira? Ha? Hindi ko na alam, tagal na yun eh. Si Ate Jamie, yan. Tapos naalala mo pa, no? So, pag hindi ka naligtas, kawawa ka. Hindi biro ang impyerno. Si Jesus mismo nagsabi niyan. Dinescribe niya in such a details, pati yung mga uod. Nabanggit niya. Kasi may mga uod na hindi namamatay. Pwede ba yun?
na hindi namamatay sa sunog, sa init. Ay, basta patay yung uod. May pinatay akong uod eh. Ibang klaseng uod yun. Yung mortal. Hindi, may mga uod talaga sa nakuhaan nila yung bad. Even sa, naalala ko, meron na ngayong ano eh. The Blue Planet Part 2. Ewan kung nilabas na. Pero yung The Blue Planet Part 1, hanapin nyo, baka libre na yun sa YouTube. Nakuhaan nila yung mga vulkan. Sa alam nyo yung vulkan, di ba? Mainit ba doon? Mainit ba dito ngayon? Nainitan ako eh. Pero, yung vulkan, mainit yan, di ba? May vulkan din sa ilalim ng dagat. Nakuhaan nila. Sabi nila, ano yung nakikita natin ano dito, gumagalaw? Nung finocus nila yung camera, pambira may uod. Hindi ako nainiwala, pastor, di ba kang maniwala? Yun ang nakita ng mga scientists eh. Kahit nga sa ilalim ng lupa daw, ilalim ng dagat. Imagine mo may nabubuhay doon. Alam nyo ba yun? Minsan yan ang pagkaabala nyo, huwag yung TikTok ha. Tsaka kung anong kalokohan yan. At least matuto kayo sa science, amen? Pag-alala nyo, yung mga nakakatakot, yung mga isda sa ilalim. Kasi nga, sobrang lakas ng pressure doon eh. Paano ka mabubuhay doon? Pag napunta ka doon, sabag ulo mo eh. Pero yung mga isda, paano nabubuhay yan? Kasi may nag-a-adapt yan. Ang Diyos, magaling siya. Ngayon, sa impyerno daw, sa vulkan, kung gusto ng Diyos na kayang tawag dito, mag-survive yung mga uod doon, mag-survive yun. Hindi yun nakakapagtaka. Amen? Ba't ba tayo punta doon? Kasi nga, para matakot kayo. Sino sa takot sa impyerno dito? Taas kamay. Okay, ligtas na kayo. Kala ko ligtas na kayo. Para sa mga kaibigan nyo. Amen? So, maging masipag kayo ngayon. Hindi kang mag-soul winning. Isama nyo si Pastor. Ganun lang eh. Misang kailangan ko lang na mag-ano. Kanina, nakita ko si Bud eh. Si DM. Pag may endorsement na nga kilala, minsan, madali yan. Maganda lang yung testimony nyo sana sa mga kapamilya nyo. Pag hindi, mahirap. Amen? So, share natin yan. Kasi pag napunta sila sa impyerno, Pastor, yung mga Baptist buong impyerno. Kasi nga, gusto yung mga punta sa impyerno, pag hindi kayo ni-warningan, tatawa-tawa pa kayo dyan, di ba? So, dapat nyo malaman yan. Kaya ngayon, dito naman, sa mga ligtas, saka sa even sa mga hindi ligtas, pag alam mo yung mangyayari in the future at sinigurado yun ng Diyos, tayo yung makikinabang dyan. Amen? Tsaka sila, yung mga hindi maliligtas, yung mga papa petix-petix dito, may paglalagyan kayo sa Panginoon. Amen? So, natapos na po tayo sa Revelation 1 to... Medyo summarize ko lang kasi matagal na tayo hindi nag-Revelation. 1 to 8. Ano yung meron sa chapter 1? Introduction lang yon. Chapter 2 and 3. Yung mga churches, mga early churches, kung ano nangyayari sa kanila, yun yung mga things that are, sabi doon. Yung after nun, sa Revelation 4, introduction po yon, nasa langit yon, di ba? Yung may scenario sa langit, kung saan nakita si Jesus doon, at siya yung, alimutan ko na rin, alam ko siya yung lamb, di ba, na tinong doon. May mga sight doon, yung nakita nilang ang Diyos mismo nasa trono. Tapos may mga four beasts. Ano sinisimbolize nung beast? Ibang beast po ito. Ito yung mga sumasamba sa Diyos. Ito yung mga angelic being. Okay? And then may 24 elders doon. Sino ba yung 24 elders? Mga elders, mga pastor lang po yun. Okay? So siguro sila yung binigyan ng sobrang tapat nila sa Diyos. Mayroon silang special na pwesto sa langit na hindi ko alam, ginagawa nila parang ano sila eh. Sila yung lumalapit sila. Hindi ko alam eh. Sa totoo lang. Parang ginagawa nila doon. So sila yung may crown. No? Siguro parang gano'n na eh. Honor na rin sa kanila. At sila ay, siyempre natapos yung Revelation 4 sa pagpupuri nila. Nagpupuri sila mga anghel. Nagpupuri sa Diyos. Paulit-ulit. So ang picture nun, talagang ang glory ng Diyos. Amen? Kaya minsan naaasar ako sa mga bata. Pasensyaan nyo ako. Pasensyaan tayo minsan ha. Pagtutulog-tulog kayo, di ba? Nagagalit si pastor. Ano pa? Lalo na pag nagpe-pray. May nagpe-pray, tapos mag-iingay. Kasi lahat po ng ginagawa natin dito, hindi pa wala pa lang tayo sa langit, pero in a way, napipicture natin yung pagsamba natin sa Diyos. Amen? Doon pagsamba natin talaga, dapat araw-araw yung buong buhay mo ay worship sa Diyos. Pero yun nga, tinuturoan pa lang namin kayo. Amen? Mga bata.
So, sa ganung paraan at nagkakaroon kayo ng picture. Hindi pala kung sa bahay, pwede akong mag-ingay doon. Sa church, hindi. Kasi mayroong Diyos na deserve ng ating pagpupuri. Amen? At ang ating, oh, sa English, ano may sa Tagalog. Ibig sabihin, hindi siya yung pwede-pwede yung approach lang. Amen? Iba sa atin dito, hindi naman ako nag-hangad ng papuri nyo, ang paggalang nyo. Pero, in a way, sabi sa Bible kasi, meron din paggalang sa pastor, di ba? Pero pag iba sa inyo, bastos, okay lang, hindi ko masyadong inaano yun. Naintindihan ko yun eh. Ang Diyos naintindihan rin yun, pero dapat matuto na tayo. Amen? Matuto tayo na lumispeto ng tama. Kahit sa magulang nyo, yung mga hindi marunong na magulang, pinapabayaan lang yun eh. Pero yung marunong na magulang, alam niya, magiging bastos yung anak niya, kung siya mismo hindi ginagalang. So, sa bahay pa lang, didisiplinahin na kayo, di ba? Pag sumagot ka ng pabalang, sabi nga, nakita niyo ba yung sa Facebook? Yung mga bata pa, pag bastos dati, panahon nila, nanay, tatay, talagang tatamaan sa bibig yan. Kasi hindi pwede yun. So, ang Diyos ay banal at pabaho ng mga nakakilala sa Diyos na pakilala ang Diyos sa mga hindi pa nakakilala sa ganung paraan na siya ay worthy sa papuri at sa, sabi nito, glory and honor and power. Dahil bakit? Kasi lahat siya ginawa niya, lahat yan eh. So kunwari, meron kahit si mayor lang pumunta dito. Sabi mo, hindi ka welcome dito. Kaya bastusin mo, anong mangyayari sa'yo? Diba, naalala yung binasa natin kay David, tsaka kay Nabal. Patayin siya eh. So pero matalino yung asawa niya. Anyway, so sa channel, sa Revelation 5, chapter 5, ito na yung mga another scene sa langit. Andito na makikita yung seven seals. Or actually yung, hindi seven seals, yung scroll na mayroong seven seals. So inintroduce ito na walang makapagbukas. Later si Jesus yung makakapagbukas. So ano kaya yung seal? Hindi na uso ngayon sa atin ito eh. Pero na-illustrate ko sa inyo dati yan. So parang nung panahon nila, yung mga importanteng letter, para hindi ko sino-sino lang makapagbasa. Okay? So, sa office, ang nakasilyado yung mga, ano eh, pinalaman sa pera eh. Nakasilyado dun. Ang tawag dun? Confidential. Yan. So, kasi pag nalaman nyo yung payslip, pag nalaman nyo yung sweldo niya, anong nangyari? Away yun. Gireklamo, either maawa ka sa kanya o maringgit ka sa kanya. Anyway, nung panahon natin, panahon nila, yung may importanteng document, sinisilyado din. So, either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabi na iba, ganun. Pero pwede rin nakasilyan sa loob. So, pwede mong buksan, tapos nakasilyan naman. Alam nyo, seal, parang nakasilyado. Alam nyo na yun. So, hindi mo basta pwedeng basahin, hindi mo pwedeng buksan. So, actually, kaya sinasabi ko to kasi, aabot yan sa ating sa chapter 9. So, meron doon, pag binubuksan yung seal, unang seal, nagkaroon ng mga signs, no? So, ano yung una? Mamaya, doon tayo sa chapter 7 and 8. Actually, 8. Pero sabi lang dito, introduction lang to, binuksan ni Jesus yung seal. Ano nangyari? Sa Revelation 6, ito na yung, mag-uumpisa na yung, ano? Rat. Okay, matatapos yung tribulation, mag-uumpisa yung rat. Ano yung tribulation? Ano yung rat? Yung tribulation, yung period na yung mga Kristiyano, especially sa Great Tribulation, na sila ay uusigin. Ano yung uusigin? Ibig sabihin, kahit wala kang ginagawang masama, kukulong ka, pahihirapan ka. Pwede ba yung pastol? Walang ginagawang masama, papahirapan? Nangyari na nga yun eh. The first century AD. Yung mga Kristiyano pinapatay dahil lang nananampalataya sila kay Jesus. Ganun kasimple. So sa panahon natin ngayon, kaya kinaaral natin to eh. Yung COVID na yan, naano ako dyan eh, kinakabahan ako dyan. Bakit? At alam nga nun, pinagbabawalan mag-gather. Okay? Sabi lang, magkakahawaan. Kailangan mag-face mask. Okay? Pero sa Chowking, pwede pumasok. Pagpasok mo, dapat nakamask ka. Pagkakain ka na, tatanggalin mo rin. Anong sense nun? Sige nga. Pero actually, ang kapangyarihan nila dyan, yung pwede sila magpakulong dahil wala kang mask. Nag-gather kayo.
So pwede nilang pagbawalan yung mga Kristiyano mag-gather na katulad nito. Hindi pwedeng mawala yung ganito. Pag nawala to, wala na. Sinong ilan sa inyo may internet dito na napabilis? Nakita nyo na. Paano tayo mag-service ng live? Yung mga mahirap, di na makapag-church. Kaya kalokohan yung kaya tayo, di tayo nagsarado eh. Pero gagamitin nila yung dito. Later, yung sa isang mga maya sa tribulation, hindi sila makakabili pag wala silang mark, di ba? Pwede, wala pa tayo doon sa chapter 13 yun. Pero actually, nangyari na dito yun kasi umulit yung tribulation. Okay? Ulitin ko lang ha. Tingnan nyo tong ating... Ang Book of Revelation ay may 22 chapters. Kita nyo ba yan? So, ang kwento niya ay sunod-sunod lang po yan except sa chapter 11 na matatapos tayo. Ewan ko ilan. Nasa chapter 9 tayo ngayon. Sa chapter 11, matatapos na yung tribulation at saka yung wrath. Okay? At mag-uumpisa yung millennium. Okay? Kaya sa chapter 12, buulit yan. Okay? Para lang may background kayo. So, tapos yung, kaya yung ibang mga kwento na natapos sa 8, 9, 10, 11, uulitin yan sa ibang chapter sa Revelation. Okay, so, hatiin nyo lang yung Revelation sa gitna at yung ibang event mauulit, yung iba hindi. Okay, so, nasa na tayo? Sa 6, okay, so, yung sa 6, dito open ng ni Jesus yung mga seals hanggang sa second to the last, yung 6th seal. Okay, anong mangyayari? Saan inopen yung fifth seal pala? Fifth seal. And then, sixth seal. Yan. So, pag binuksan na yung sixth seal, dyan na matatapos yung tribulation, yung paghihirap sa mga Kristiyano, at pagkatapos yan, tayo mararapture na. Again, hindi ganyan yung tinuturo ng iba, pero yun ang nasa Bible. Okay? So, dahil ang pinaka-sign natin dito yung sun. So, na ba yun? Six seal. Yan. Sabi dyan, nung binuksan yung six seal, magkakaroon ng earthquake, the sun will become as black as that got of hair, the moon shall become as blood, and the stars of heaven fell unto the earth. Even as a fig tree cast into untimely figs when she is shaken by the mighty wind. Yan po ay sinabi sa Matthew 24, sa Olivet Discourse, sinabi ni Jesus na bago tayo ma-rapture, alam niyo na rapture, makukotap tayo sa air. Ibig sabihin yung mga Kristiyano na buhay pa sa panahon ng tribulation, yun pa kasi mamatay na, mauna sa atin, di ba? Sino mo mauna? Mamatay tayo, dumating yung Antichrist. Pag dumating yan, the tribulation. Pero, papahirapan tayo, pero bago tayo mapatay lahat, kukunin yung iba. Okay, kukunin lahat ng ligtas. Amen? So, matitira yung mga hindi ligtas. Okay, masyado mabilis, no? Kasi, nandun na tayo eh. Review na lang ito para sa iba. Okay, so sa chapter 7, medyo may counting post dito. Makikita dito yung mga na-martyr. Okay, so bakit sila na-martyr? Yung kaninang tribulation, mga Kristiyano pinapatay, sila yung pinapatay sila nang wala silang ginawa masama. Nag-share lang sila. Katulad dito, nag-gather tayo, pwede tayo pahuli. Oh, ba't kaya nag-gather? May vaccine naman na kayo ah. Huwag kayo takot. No? So, dito na ngayon sinelyuhan yung mga 144,000 kasi sila yung mag-preach ng gospel dito sa lupa pag wala na tayo dito. Okay? And then, yun na po, after nito, chapter 8, ibubuhos na yung galit ng Diyos. Dahil yung mga Kristiyano, umakit na sa langit, kasama ng Panginoon, sinundo tayo ng Panginoon. Yung mga matitira dito, makinig kayo, yung mga hindi paligtas. Alam niyo gagawin niyo. Amen? Ayun, walang mag-amen. Yung may iwan, sino may iwan dito? Yan, sana wala. No, yung mga bata, sana as early as mga 7 years old yan, masyara ng salita ng Diyos para maligtas na rin. Okay, dito tayo sa chapter 8. Dito na isa-isang, binuksan yung na-open yung 7th seal, tapos mayroon pang 7 trumpets. Ito na yung galit ng Diyos, huhusga na yung mga natira sa lupa. At ano yung nauna? Ito, ano nangyari una? Hail. Okay, ano yung hail? Bira dito kasi yan eh. Pag sinabing hail, yung mga pumapatak na solid objects,
Minsan bato, minsan yelo. O, isang magkakasama. So ito, kakaiba yung hell dito, mayroong apoy. Nangyari na ba yun? Nangyari na sa Egypt yun, nangyari na yung Sodom and Gomorrah. So pero dito, hindi pa todo to, later pa yung todong-todo, ang mamamatay lang yung third part of the trees and yung grass, lahat. So saan kayo pupunta? Pagandong kayo. Naglalaglagan yung mga bolang apoy. Yung mga pelikulang ginaya lang yun dito sa Bible. Ito yung totoong talagang judgment ng Diyos para maging corny sa atin, pero mangyayari talaga yun. Amen? Hindi ko alam paano, mga raketa ba to, rockets ba to, or what? Pero kasi sabi dito, parang fire mingled with blood eh. So, hindi ko alam. Sa totoo lang, ano to. Basta ito yung makakasira at makakasunog. Eh, nasa bahay naman ako eh. Well, tama, hindi ka mamamatay. Pero kung nag-aapoy na yung sa labas mo, nakakatawa ba yun? O matatakot ka na? Sana mag-repent ka na, pero later sabihin, hindi pa nga rin eh. Hindi pa rin lahat magsisisi at tatalima sa Diyos at magtatawag sa Diyos. Pero yung iba, oo. Okay? Pero hindi malinaw yun, kaya pinagkatalunan yun eh. Yung pangalawa, second trumpet, ano nangyari? May great mountain burning in fire, kasi to the sea, the third part of the sea became blood. Kung ano man tong mountain na to, malamang ito'y parang meteorite. Alam niyo yung meteorite? Meteorite, alam niyo yung deep impact. Tagal na nun eh, 99. Alam niyo yung, ano yung kaya, no? Alimutan ko na. Alam niyo yung asteroid? Pag tumama sa Earth yan, ano mangyayari? Depende kung gaano kalaki, di ba? Kasi may mga tumatama talaga dyan, maliliit lang. Bago tumama dito, sunog na. Pero yung iba, sobrang laki, pag tumama yan dito, boom! Hindi mo kailangan ng pasabog niya sa sobrang lakas nun, impact na yun, ang dami mamamatay. So dito, sinasabi dito, patay ang one-third. O gaano karami yung one-third, ang laki nun. So kung, third part of the creatures were in the sea, had life, died, third part of the ship were destroyed. So pero affected dito yung silang, no? Sino may kamag-anak na seaman dito? Wala. Walang mayaman sa atin. Masima. Anyway, third angel, ano nangyari? So, ganun din, may nalaglag din. So, pwedeng meteorite din. Kaso, ang tinamaan, ay, mga rivers na. Ito yung mga iniinom natin eh. So, ano mangyayari? Pag yung La Mesa Dam, nakailan lang, naubos daw yan, di ba? Hirap na hirap na tayo, iba sa atin, end of the world na! Kasi wala na tayong tubig. Diba? Eh, paano kung tinamaan yun? Tapos sabi dito, the waters become wormwood and many men died of the waters because they were made bitter. Sabi, nalason sila. Ang hirap nun, diba? Kaya pag iyong mo mang maligtas, ewan ko na sa'yo. Hindi, bilisan lang natin to. Sabi dito, yung fourth trumpet, ang tinamaan naman yung sun and the moon and the stars. At pag tinamaan sila, ano mangyayari sa kanila? Hindi na sila magniningning. So, paano nangyari yung pasto? Hindi ko rin alam eh. Either may nangyari dun sa sky, nagkabungguan sila, ewan ko. Or, may pinaplano po ngayon si Bill Gates, saka yung mga kasama niya. Gusto nilang, napanood yung The Matrix. Puro pelikula ang reference eh, no? Yung balak nila ngayon, gusto tayong i-coat ng mga chemicals, yung clouds. Para the occasion, hindi pumasok daw yung sun. Masyado pa mainit, natutunaw yung mga yelo. Diba? Ganun yung mga style niya mga yan eh. Ano ngayon kung matunaw? Pagdating ng December, January mo, dadami ulit yan eh. Alam ba nila yon? Pero gusto nilang takipan. So, posibleng ganun. Or so yung kanina, di ba, may tinamaan ng mga sea. Posibleng maraming usok yun ang generate, maraming nasunog. Ano mangyayari sa sky? Di matatakpan. So, nagniningning pa rin daw yung moon and stars. Kaso sabi, one-third, hindi na. So, either natatakpan or what, di ko alam po. No? Pero, nakatakot yung pag gano'n na. Kakaiba na yun. And then, ilan na?
Okay, natapos na yung apat. Kaso pagkatapos ng apat, meron pang ilan yung trumpets? Pito. Bawat sunog na, tunog ng trumpet, may masabang nangyayari. Eh, meron pang tatlo. At yung tatlo daw, mas matindi. Anong gagawin mo? Yung mga anak ko, pag sinabi, oh, ipalo ka mamaya. Sampo. Mga ganun. Hinakabaan na yan eh. Kasi hindi ako nagbibiro dyan. Pag sinabi kong palo, palo. Pag sinabi ko, yung mamayang palo, mas malakas. Hinakabaan na yan, di ba? So ito, sinasabi dito, yung mas matinding kaparusahan yung mangyayari sa kanila. So kanina, tinamaan lang, konting may namatay na tao, one-third. Ano kaya yung tatlo? Doon tayo ngayon. Ngayong gabi. Amen. So the fifth angel sounded and I saw a star fall from heaven unto the earth and to him was given the key of the bottomless pit. Okay. Kanino daw binigay yung susi sa angel? Sa star? And he opened the bottomless pit. Ano yung bottomless pit, by the way? Kanina pinag-usapan natin yung impyerno. So bakit bottomless pit? Kasi walang dulo yun eh. Pwede ba yung walang dulo? Pag tinignan nyo yung earth, bilog yan, di ba? Saan ang dulo ng earth, ano, yung ilalim nun? Sa gitna, may dulo. E kaso, paikot yun eh. So walang dulo, pinaka-dulo sa gitna. Okay, wala siyang bottom kasi siya yung nasa gitna. So, ano nangyari dito? And there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace. Alam niyo yung furnace? Hira na sa ngayon yan eh. Kaya minsan dito sa atin may nagsisiga eh. Nakakasal, di ba? So, malayo ka pa, naamoy mo na. Eh, paano pag binuksan yung impyerno? Di ba? Alam niyo ba sa Hawaii? Sa Hawaii, merong parang live na ano din, lava. Talagang bulwak lang siya ng bulwak. Kasi talagang ano yung mga volcano doon. Pag tinignan mo, ang ganda, marami nag-experiment doon eh. So, umuusok po yun, lalo pag tumama sa mga bagay na nasusunog. So, ano mangyayari dito? Hindi natapos yon, merong lumabas na mga anong locus? Nakakita na ba kayo ng anong kinakakatakutan yung insekto? Ipis. Ang liit-liit ng ipis. Ah! Alam niyo yung tipaklong? Nakakatakot ba yun? Eh, magmalaki. Palabas yung ipis dyan. Hindi takot yung mga to eh. Okay. Kakaibang locust, ito yung locust, hindi lang yan tipaklong, malaking tipatlong. Pero hindi yung malaking tipaklong, okay, makikita natin ito ha. Sabi, and unto them was given power as the scorpions of the earth have power. Ngayon, bira yung scorpion dito, nakakita naman scorpion. Ano scorpion? May sipet, tapos ang pinakamatindi nasa buntot, di ba? Pag nakagat ka nun, ang liit lang nun. Hindi naman patay pero either paralyze siya ng ilang oras. Naagat na ba kayo ng ano pilang matinding naagat na? Bibuyog, di ba? Ako naagat na ako yan. Talagang sakit. Pero localized lang. Parang ka magkakalagnat eh. May sa YouTube may nag-experiment yan eh. Inaaral niya muna. Tapos habang kinagat siya, kinukuha yung sarili niya eh. Napakasakit. Yung mga fire ants, di ba? Pero ganun daw to. Locust yan, pero yung may pangtusok din sila na parang scorpion. Inaagat ng langgam. I-times mo sa 100 yun. Mahina yun eh. Eh yung putakte, sino na agad? Yan, yun ang matindi, di ba? Anong mas matitindi pa doon? Yun na yung sa dito sa lugar natin, yun na yung pinakaan eh. Agat ng aso. Kagat ng... Anyway. Ito yung gagawin ng mga locust. Mahinggan. It was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing,
Neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Importante ito. So, yung 144,000 kanina, sinilyohan, di ba? Dito, para protektahan sila. Yun yung silbi nun. Bakit sila merong mark? Hindi po ito yung mark ng the beast, ha? Ito yung mark ng Diyos, ha? Sa mga alagad niya. Okay? Kasi papahirapan yung sanlibutan, eh paano yung makalingkod ng Diyos? Hindi kawawa naman. So, hindi. Kaya binigyan sila ng immunity doon. Kaya sila ay tinatakan. Okay? Kasi ang hirap noon. Anyway. To them it was given that they should not kill them, but they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when it strike at a man. Sa Tagalog, yung mga locust na parang scorpion, ang sakit ng turok, hindi nila papatay yung mga tao. So minsan, pag nahihirapan ka, gusto mo mamatay ka na lang, di ba? Eh paano pag hindi ka mamatay, matay? Parang ganun yung parusa sa kanila, hindi sila mamatay. Pero papahirapan sila. Amen, eh? Nakikita nyo na? Sinong takot sa ipis? Eh sa lumilipad na, ano, may sting pa ng scorpion. Ang maganda sa scorpion, dyan lang siya, tangtonga mo lang, eh, di ba? Maliit lang yun, pwede mong tungtong. Eh paano kung lumilipad? Patay. Diba? In those days, ayan, gusto na ng mga tao mamatay kasi ang sakit ng mga turok, nung kagat, kaso hindi sila mamatay. Parte ng parusa ng Diyos. And the shame of the locusts, ito, dinescribe yung mga locusts, makinig. Ano kay itsura nito? Bukod sila yung nanunusok, ano ba? Para daw silang mga horses prepared for battle. Sa panahon ngayon, wala na masyadong horses. Nakakita na ba ang kabayo? Matangkad yan eh. Ginagamit yan ng mga militar sa panahon nila. Kasi, yan. So, paghanda yan sa battle, nakakatakot kalaban yung mga nakasakay sa horse kasi nakamount sila. Madali ka nilang tusukin. Kung ano man yan. Ngayon, yung mga kanilang ulo, sabi dyan, meron silang parang crown. Okay, hindi crown, ha? Parang crown. Yung mga mukha nila, parang mukha ng tao, hindi tao. Parang mukha ng tao. So, na-imagine nyo na ba? May nag-drawing yan sa ano eh. Ang pangit eh. Pero I believe, ano to, symbolic to. And they, pero, literal din, pero ibig sabihin, hindi talaga mukha ng tao, mukha lang. Sinasabi nung iba, helicopter daw to. Okay, mga war helicopter. Kasi parang diba, yung helicopter parang may matayan eh. Diba? Pwede rin eh. Anyway, mamaya pag-usapan natin yun. Pero sabi lang dito, yung buhok niya, may buhok. At parang buhok ng babae. Long hair to. Hindi sinabing long hair, pero yun ang babae, diba? Long hair and their teeth. May ngipin. Ang bira. May ngipin ba yung mga locusts? Meron kasi ang liit kasi niyan eh. Pero meron again sa YouTube na naman. So, kung mahilig kayo sa science, tingnan nyo doon. Pag yung locust, pag tinignan nyo close up, nakakatakot din yan eh. Kasi nga, maliit, di tayo natakot. Ito yung problema. Kung mga insekto lang yan, madali yung patayin, di ba? Hatawin mo lang yan eh. Patay. Ito yung problema. And they had breastplates as it were breastplate of iron. Paano mo papatayin yun? Nakakita na ba kayo ng crab? Matigas yung ano nila, di ba? Shell nila. Paano pag ganun yung lumilipad, tapos matigas yung shell? Parang ano, parang bakal. Hindi mo kayang patayin yun, di ba? Natakot na ba kayo? Sana natakot na kayo. Kung natakot na kayo, balik ulit kayo next Sunday para matutunan pa natin. Amen? Ang time na kasi. Bilis ng oras. Tuwang tumakbo. Okay. Sana natakot kayo, pero ang maganda dito, hindi tayo matatakot. Ah, hindi tayo mananatiling matakot. Amen? So, sinasabi natin, yung impyerno, nakakatakot yan. Pero pag tagapagligtas yung Panginoon, matakot ka ba? Ligtas ka dun eh. Nakakatakot yung iba sa atin na hindi maliligtas. Yung mga taong, kaibigan natin, kamag-anak, hindi nasiran,
Pa-church-church din sila, hindi pala ligtas. So, yun ang isipin natin as we study Revelation. Amen? Amen. Tuloy natin to next time. Okay. May question ba? Ngayon gutom na. Wala pa kaming pahinga eh. Let's pray. Bangin na, maraming salamat. We pray na intindihan namin, Panginoon, ang kahalagahan ng mga warning nyo, Panginoon. Bakit nyo kami winawarningan? Sinasabi nyo yung detalye ng mga bagay na nakakatakot actually, Panginoon. Dahil ito po'y puno ng inyong judgment. Pag kayong gumawa, walang makakapigil dito, Panginoon. We pray sa mga hindi paligtas, lualigtas po sila. Kung sila magpayabang sa inyo, Panginoon, tayo po'y maghanap ng inyong katuwiran para kayo maligtas. Sa mga ligtas na, Panginoon, at least darating pala itong judgment na ito, naawa kami, Lord, sa mga may iwan. Mahalin namin sila enough para gumawa kami ng maraming paraan, Panginoon, para sila ay maligtas din, Panginoon. I-share namin ang inyong kaligtasan at ibang bagay pa, Panginoon. At least mawaningin niyo iba. At sa mga dito naman, Panginoon, ma-encourage kami na naglingkod pa sa inyo dahil ang inyong judgment ay talaga namang nakakatakot din, Panginoon. Maraming salamat at meron din namang rewards positively sa mga tatalima sa inyong kautusan. So we pray na patuloy ang church na ito, Lord. Maraming salamat sa mga bisita, Panginoon. Nawa, may nakuha sila kahit paano. Ma-encourage din po, Lord, sila na hindi lang may okasyon, Panginoon. Bagkus, Lord, pa isisik nila talaga inyong katuwiran. Sila po'y ikibahagi. Yung mga papapaptize, di sila mahadlangan, Panginoon. Yung nag-iisip pa, Panginoon, i-settle niyo po, Lord, sa kanila. Importante na kami po'y magtiwala sa inyo, even sa ganung bagay, na bakit kami hindi magpapapaptize kung kami ligtas na. So, kayo pong kumilos, Panginoon. Ibasbasan niyo din po, lang aming pakainin, Panginoon. Maraming salamat sa naganda. Sa another year po, sa inyong lingkod, we pray na kayo po'y malulati sa aming buhay dito. Gamitin niyo kami sa lugar nito, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray.